Hi guys, welcome back to my channel. I am Teacher Ponjabs and I will be your music teacher for today. So bago po muna lahat guys, shout out po muna kay Sir Pat Rodel, classmate ko po nung college yan, at saka kay Ma'am Ramirez kasama yung kanyang anak na si Roxanne, Miss Roxanne Ramirez, na laging nagla-live, laging nagko-cover po ng kanta yan. Hi po sa inyo. At sa inyo din na laging nanonood sa mga video ko at natututo sa mga lesson na binibigay ko. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. So sa mga nakaraan kong lesson guys, no, tapos na tayo sa 2-4, 3-4, and 4-4 time signature. And those are the simple time signatures. Ngayon naman, ay pag-usapan natin ang compound time signature na 6-8. Pero bago natin yun tatalakayin, i-differentiate muna natin ano nga ba ang pagkakaiba ng simple time signature sa compound time signature. A simple time signature is one in which the top number is not evenly divisible by 3. Okay, so 4-4 or 4-quarter is a simple time signature kasi yung top number niya ay hindi divisible by 3. No, not evenly divisible by 3. But the 6-8 time signature is something different. It is a compound time signature. Why? Because the compound time signature are ones in which the upper number is evenly divisible by 3. So the upper number for 6-8 is 6. So 6 divided by 3 equals 2. So evenly divisible. So yun po yung pagkakaiba ng simple time signature sa compound time signature. So reviewin muna natin guys yung parts of the time signature. So we have two parts po, diba? So the upper number and the lower number. Yung upper number tells you the number of beats per measure. And the lower number, it tells you the kind of note or rest that will receive one beat. No? So ngayon, sa 6-8 na time signature or compound time signature, we have the upper number na 6 and the lower number or the bottom number is 8. Now, yung 6 doon, ang ibig sabihin nun guys, ay may anim na kumpas sa isang sukat. No? May mga bar lines. Sa gitna ng dalawang bar lines, may anim na kumpas. Ngayon, paano natin malalaman na yung nota na yan ay isang kumpas? Doon tayo titingin ngayon sa bottom number. What is our bottom number? The number is 8, no? That is our bottom number or lower number. Yung 8 na po yan ay nagre-represent ng 8 note equals 1 beat. Okay? So ngayon, nangyayari, ang 8 note natin ay 1 beat, yung ating quarter note ay nagiging 2 beats. Ang ating half note ay naging 4 beats. Tapos yung dotted half note ay naging 6 beats. No? Kung meron pa man yung whole note ay magiging 8 na, pero hindi na siya papasok sa measure na yan. Kasi 6 lang yung beat, di ba? 6 lang yung beats. So ang whole note ay 8 beats na sa pagdating sa time signature na yan, so hindi na siya pwedeng gamitin. Ang pinakamalaking note na pwede natin gamitin ay yung dotted half note. Now, yung 16th note naman, ay ang katumbas ng kumpas ay 1 half. Kasi nga ang 8th note ay 1. So ibababa natin yung isa. So that is 1 half. So gamit po ang time value ng 6-8 ng nota at saka yung pahinga, ay masasabi natin na ang nota o pahinga ay walang absolute value. Hindi sa lahat ng pagkakataon ang whole note ay 4 or ang half note ay 2 or ang quarter note ay 1. No? Wala pong absolute value. Ito po ay magdedepende sa time signature ng kanta. Okay, titignan nyo po doon, no? Huwag po nating sabihin na ang whole note ay laging 4. Okay, or a half note laging 2. Let's always check the time signature of the song. So, ito yung basic rhythmic pattern ng 6-8. So, yan, meron tayong 6 na 8 notes. Bakit 6 na 8 notes yan? Kasi ang isang 8 note po ay katumbas ng isang kumpas sa palakumpasang 6-8. So, let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na 6 na 8 notes. So, ang ibig sabihin niyan ay may 6 beats tayo. Okay? Or, we have 3 quarter notes. So, 6 beats din po yan kasi ang quarter note ay 2 beats sa time signature na 6-8. Okay po? Example guys, yan, nasa baba, no? So, in our example, we have 4 measures. In the first measure, meron tayong 6 na 8 notes. So, yung tatlong 8 note na pinagdugtong ng beam, no? Beam,
pag may isang beam lang, ibig sabihin, 8th note po yung tatlong nota na yan. Okay? So yan, meron tayong 6 na 8th notes. Diba po, sa 6-8, ang 8th note ay katumbas ng isang kumpas or beat. So 6 po yung 8th note. Okay? That's the basic rhythmic pattern, diba? Now, in the second measure, we have the dotted quarter note. Sa 6-8 time signature, ang quarter note ay equals 2 beats. Diba po? Now, yung pag-dotted na yan, ano po ang kalahati ng 2? 1. So, yun po yung ipa-plus mo sa 2. No? So, yun po yung value ng dot, yung 1. So, 2 plus 1 equals 3 beats. Ganon din po yung katabi niya, no? Dotted quarter note. So, total of 6 beats. Okay. Now, sa third measure, no? Medyo komplikado, no? Titignan. Pero makinig lang muna kayo dito. Ayan. Meron tayong para siyang 8th note, tapos may mahabang beam, tapos ang karugtong niya ay 8th note din. 8th note po yung dalawa class, yung pinagdugtong ng mahabang beam. 8th note po yan. So, meron na tayong 2 beats. Tapos, sa loob niyan, merong parang 8th note din, pero nasa loob niya, no? Ang ibig sabihin niyan, guys, ay 16th note yung dalawang yan. Okay? Kasi nasa ilalim siya ng dalawang 8th note. So, 16th note yung dalawang yan. So, ang 16th note ay 1/2. So, dalawang 1/2 equals 1. So, yung family of notes na yan ay 3 beats ang total niyan. Naintindihan mo ba? Tapos, yung katabing nota ay ang quarter note or dotted quarter note na 3 beats din. Di ba po? Ang quarter note ay 2. Then, yung dot dyan ay 1 dahil sa ang kalahati ng 2 ay 1. So, that third measure is 6 beats. Naintindihan po ba? Pag hindi, nabalik-balikan nyo lang po yung video. Okay. Now, in the fourth measure, we have 3 8th notes na pinagdugtong ng beam. So, that is 3 counts or 3 beats. Tapos, plus dotted quarter note na 3 beats. Total of 6 beats. So, ganun po ang 6-8 time signature. So, pag nakakita kayo guys ng ganitong nota na pinagdugtong ng beam, isang beam, ang ibig sabihin yung nota na yan ay 8th note. Pero pag dalawang beam, yung katulad na nasa limbawa natin, so 16th note po yan. Pero pag ganito din po nakikita ninyo, yan i-check nyo sa example sa baba, yung putol, no, we have the first beam, tapos yung second beam ay nasa hanggang gitna lang, isang nota lang yung may maliit na beam. Ang ibig sabihin yan, yung nota, yung isa ay 16th note, yung isa naman ay 8th note. So, ganun po ang role ng beam. Example number 2, guys. So, yan. So, we have 4 measures in our example. The first measure, we have dotted quarter note. So, that is 3 beats, no? And we have 3 8th notes. So, 3 beats din po yan, tatlo. So, total of 6 beats. 6 beats. Second measure, first note is dotted quarter note. 3 beats po yan. And we have 8th note. 1. At saka, so 4 na lahat. Then we have 2 8 rest. So tigi-isa yung count. So total of 6 beats. In the third measure, so yan, we have 2 8 notes. So that is 2 beats, no? Kasi isang 8 note ay 1 beat. Then we have 8 rest. So 1 beat. Total of 3 na lahat. Then dotted quarter note or inverted quarter note. So 3 beats. So total of 6. And the last measure, ay isang nota lang, the dotted half note. So, 6 beats po yan. No? Naipaliwanag ko na kanina bakit 6 yan. No? 6 dahil yung half note na yan ay 4. Then, ang dot ay ang kalahati ng kanyang nasa tabing nota. So, ang value ng dot ay 2. So, 4 plus 2 equals 6. So, may example tayo guys na kanta na nasa 6-8 time signature. Yan ay ang Himig Pasko. So, kadalasan natin itong naririnig, no, sa mga ganitong season. Magpapasko na kasi, no? So, yan. Ano ba ang tono neto? O, kung bibigyan ko kayo ng idea kung ano ba ang tono neto. So, yan. Malamig ang simoy ng hangin. Yan. Kayo na magtuloy. Search nyo na lang sa YouTube, no? Himig Pasko. So, dyan sa ating nota, guys. So, makikita natin sa ating pyesa, no? Check natin yung first measure. Yan. So, ano napapansin natin? We have the 2 16th note. Bakit 16th note yan? Kasi may dalawang beam. So, dalawang 16th note yan. At ang 16th note ay katumbas ng kalahating kumpas.
So, ang ibig sabihin guys, sa first measure sa kantang yan ay meron lamang isang kumpas, no? So, ibig sabihin, sa first measure natin may isang kumpas. Ano nga po ulit ang tawag dyan? Ang tawag dyan ay broken measure or incomplete measure. Ano nga ulit yon? Ito ay ang relasyon ng unang sukat at ang huling sukat. Okay, so one beat lang po o isang kumpas lang po yung ating first measure. Saan natin nahanapin yung limang beats? Kasi 6-8 po yan. No? Dapat 6. Hanapin natin sa pinaka-last na measure. Tingnan natin sa baba. Check natin. So, may double bar line, no? Yung makapal na linya. So, yun po yung huling measure natin. And check natin kung 5 beats nga ba yan. So, we have the dotted quarter note. So, ilan nga ulit yung dotted quarter note? 3 plus 1 equals 4. No? So, isa na lang, 2 beats na lang ang kulang. 2 beats. So, may karugtong siyang quarter note. So, ang quarter note sa 6-8 time signature ay equals 2 beats. So, kompleto, 6 beats. Ang tawag dyan guys ay incomplete measure or broken measure. So, kung i-check natin lahat ng mga measure sa kantang Himig Pasko, lahat po yan ay may 6 beats. So, yun yung tungkol sa 6-8 compound time signature guys, no? Kung may hindi kayo naiintindihan, may nalalabuan kayo sa mga informasyon na binibigay ko, ay mag-comment lang kayo dyan sa comment section natin at sasagutin natin isa-isa yan. Okay? So, mga hindi pa nag-subscribe dyan, no? Mag-subscribe na sa channel ko para maging updated kayo sa mga lesson natin, no? Kasi itong lesson natin na binibigay ko ay naka-angla or nakabase po ito sa DepEd curriculum sa MAPE, no? Lalo-lalo na sa grade 6. Pero, pwedeng gamitin ng grade 4 and grade 5. Kasi pagkakaiba lang naman yung mga terminologies na ginagamit, no? Sa grade 5 and grade 4 ay Tagalog. Sa grade 6 naman ay English. So, yun po, no? Mag-subscribe na. So, yun guys. Maraming salamat at God bless!